Hello, blessed good morning mga kapogi at kaganda. Ito na naman po si Poging Mangyan at nagbabati sa inyo na blessed morning today. Anyway, about to follow up lang po dun sa una kong finox noon, how to get passport copy o passport sa inyong anak kung first time pa lang at siya ay under minor. So naging issue po kasi nito sa akin nung kumuha ako ng passport ng anak ko. Pumunta ka sa DSWD, nakapag-online ako, late ko na nalaman na kailangan muna, magko-consent daw muna, pupunta sa DSWD. Pero nakapag-online na ako, nakakuha ng schedule, sabi sa akin na nag-schedule, sir, kailangan niyo pumunta ng DSWD kasi ang anak niyo ay under minor age. So, hihingan kayo ng certificate ng DSWD. Bibigyan kayo nun para ma-issuehan kayo ng passport ng bata. So, ang ginawa ko, pumunta ako doon sa DSWD ng Mimaropa at sinabi sa akin, ang daming hinihingi kung ang magulang mo ay nasa abroad, magulang ng bata, kailangan ng address, copy ng mga contract. So, syempre, na medyo nagka-konti akong isipin na ba't ganun? Dati naman hindi. So, siguro bago nilang format yon dahil nga minor age yung bata, kukuha ng passport. So, ganun ginawa ko. Ay, ang dami ngayon, ang problema, ang schedule lang ko ng passport ay Martes. Dito, 2 weeks bago dumating ang certification na magagana sa DSWD certificate. So, ang ginawa namin, lumungas ako ng Manila Saturday. At para doon, kasi sabi doon, 24 hours lang ibibigay na. Pumunta kami ng Saturday, then after, early morning ng Monday, nandun na kami, doon kami natulog. Yung aming tinirhan, tinulugan namin ng one day. Ang sabi nung kakilala ko, sakay pupunta, ba't ang agan yung gumising? Sabi ko, pupunta kami ng DSWD Main sa Manila, I forget that part ng Manila, banda rito siya ng Baclaran. Ngayon, sabi ko, kasi minor age yung anak ko, hindi na sir, hindi na kailangan kumuha ng DSWD, tatravel ba siya? Sabi ko, hindi siya tatravel, ang gagawin lang is kukuha ng passport, in case na magtravel, at least may passport na siya, kasi ano pa lang siya, 15 years old. Okay sir, para click. Kasi sabi sa amin ng Mimaropa DSWD, hindi daw mabibigyan ng passport hanggat hindi kumukuha ng DSWD certificate. So ang ginawa ko, lumos kami ng Manila kasama yung anak ko. Kompleto ng requirements. Automatic yung birth certificate ko, marriage contract namin ng misis ko, yung birth certificate ng bata, yung ID ng bata na may LRN number. Automatic yung LRN number, since nag-aral siya ng elementary hanggang high school or college, may LRN yan, isa lang yan. So bit-bit mo yan sa kaya supporting documents namin na ang kailangan talaga sa bata is yung birth certificate na marriage contract sa ID. So pagpunta namin, tumawag ako sa DSWD main. So yun kasi ang kailangan sa DSWD main. Para malinawan ko, baka pumila kami ng BFA Manila o kung saan man ako may ma-assign na kukuha ng passport, hindi isuhan. Galing pa kami ng province ng Oriental Mindoro, yan layo nun. Magaling sana kung isang travel mo lang nasa DFA ka na. So kakasakay ka pa ng barko, sasakay ka pa ng tricycle, sasakay ka pa ng jeep, sasakay ka pa ng bus. Hindi mo kahit tapusin within one day, katatravel ka. So para make sure, tumamog ako sa DSWD, nasa Manila na kami. Ang sabi sa amin, sir, hindi nyo naman kailangan yan . Kaya kumukuha lang ng DSWD certificate ang bata kapag siya'y tatravel ng abroad. Pero kung kukuha ka ng passport, hindi nyo na po kailangan ng DSWD certificate. So, dun ko nalinawan. So, hindi siguro alam ng DSW dito at saka nag-booking sa amin, nagkumuha sa akin ng slot ng DFA na kapag hindi tatravel ang bata at kukuha lang ng passport for early as in kailangan niya, that's under minor age, basta't kasama ang magulang, hindi na po kailangan yung mga hinihingi ng contract ng magulang sa abroad, address ng magulang sa abroad, kung magkano binabayaran, NBI something, salary and something na ganun. So hindi lang siguro nakaintindihan, and then I focus kasi medyo nagkamero konting isipin na ganun. Nung pumila kami ng DSWD, kasi ang kuha ng passport niya is Tuesday, naka-online book na siya. Pagpunta namin, ang sabi sa amin nung nag-checker, sir, kapag passport lang talaga ang kukunin, magulang lang, birth certificate ng magulang, marriage contract, mabibigyan na ng passport ang bata. Basta't hindi siya tatravel abroad. Pero kung tatravel siya na abroad, automatic kukuha siya ng kahit nakuha niya na yung passport niya, na-travel siya ng abroad, hindi siya immigration, hindi siya makakalis kapag walang DSWD certificate. Kapag tatravel ang bata o magtutur dun sa lugar ng trabaho ng magulang. So, para malinaw po, kung kukuha lang ng passport ang bata at kailangan niya lang talaga ng passport kapag minor age pa, under 18 pa baba, ang kailangan ay magulang,
birth certificate ng magulang, marriage contract ng magulang, kung sino yung magulang nakasama, birth certificate ng bata, ID ng bata na may LRN number yung kanyang ano. So yun lamang po. Ngayon, kung kayo naman po ay tatravel ang bata after 2 to 3 months, may passport na siya, pupunta ng DSWD Maine para kumuha ng DSWD certificate. So yun lamang po. Maraming maraming salamat. It's Pogi Mangyan TV. God bless.